ang nilalaman ng ating video. F***ing birds on crack, dog. Ah, shit! Go, 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 go! Hear a whistle. Oh. Hey! You okay? Mula sa nakakatakot na sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong, ang aparisyon ng isang madre na namatay ng nakaluhod sa isang eskwelahan sa Amerika hanggang sa alien na nakita sa kagubatan, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-viral sa internet, na kung saan, isang gabi sa California habang namamahinga ang mag-anak na ito sa kanilang tahanan, ay bigla na lamang may nakuhanan ang kanilang doorbell security camera sa labas ng kanilang pintuan ng isang nakakakilabot na pangyayari. Makikita sa video ang pagtakbo ng matuli ng isang babae sa kanilang pintuan at bigla na lamang itong kumatok sa kanila upang humingi ng tulong. Mula naman sa dilim ay makikita ang biglang paglitaw ng isang tumatakbong lalaki at bigla na lamang nitong hinila sa buhok ang babae. Makikita sa video ang pagkaladkad ng lalaki sa pamamagitan ng paghila nito sa buhok ng babae upang mailayo ito mula sa porch ng bahay. Dito ay narinig ng may-ari ng bahay at mga kapitbahay nito ang nakakakilabot na sigaw ng babae na humihingi ng tulong. Maririnig sa video ang ginawang pagtatangka at pagbabanta sa buhay ng lalaki sa babaeng ito. We looked out the side window over here and witnessed him stomping on her and pulling her by her hair. It was awful. Dahil sa nakakakilabot at nakakatakot na pangyayari, ang may-ari ng bahay kung saan tumakbo ang babae upang humingi ng tulong, ay agad tinawagan ng pulis at ibinigay ang footage ng kanilang doorbell camera upang agad ma-rescue ang nasabing babae. Nang dumating ang mga pulis sa nasabing lugar, dito ay nagsagawa agad ng search and rescue ang mga pulis na kapitbahay lamang ng tahanang ito. Dito ay napag-alaman ng mga pulis na ang pangalan ng suspect ay si Robert Mendez at ayon sa salaysay ng babae, siya ay naging biktima ng strange boyfriend na ito. Dito ay kinasuhan siya ng mga awtoridad ng suspicion of attempted murder at kidnapping. Ayon pa sa mga pulis, nang makita nila ang kalagayan ng babaeng biktima, dito ay nagtamo ito ng multiple injuries at nangangailangan ng agarang medical attention ng ospital. Sa kabutihan palad naman ay naging ligtas na ang kalagayan nito matapos itong malapatan ng kaukulang medication. Si CJ ng YouTube channel na CJ Long Crowns Vlogs ay papasukin at iimbestigahan naman ng isang abandonado at kinatatakutang haunted school na Crow Creek Reservation High School na matatagpuan sa Stephen, South Dakota. Sinasabi na ang eskwelahang ito ay may malagim at nakakakilabot na nakaraan. Noong 1886 ang simbahang Katoliko sa lugar ay nagtayo ng isang boarding school para sa mga Native American children sa kanilang nasasakupang lugar. Dito rin ay sinasabing inobliga at puwersahang pinapasok ang mga bata sa eskwelahang ito. Sa simula at unang araw pa lamang ng pagbubukas ng eskwelahang ito ay sinasabi na ito ay isinumpa. Ang mga puno at pananim sa paligid ay mga natuyo at namatay at hindi na lumaki. Dito rin ay nagkaroon ng sunog sa mga puno at mga building na hindi nila malaman ang sanhi o dahilan ng sunog. Ang mga schoolhouse ay dalawang beses sinagasaan ng napakalaki at napakalakas na tornado na halos na wiped out ang buong eskwelahan. Subalit ang simbahang Katoliko ay muling nagtayo ng mga eskwelahan sa mismong kinatatayuan ng mga nasirang mga building na ito. Ang isa sa itinuturing na may pinakamalagim na history na room dito, ay sinasabing pinamumunuan ng isang madre na si Sister Wilhelmina Kaufman. Noong January 12, 1888 habang nagaganap ang malakas na snowstorm, ang madreng si Sister Wilhelmina ay umalis ng eskwelahan upang pumunta sa laundry house na malapit lamang din sa mga building ng eskwelahan. Sinasabi din na kahit paman malapit lamang ang building na kanyang pinuntahan,
Dito ay nawala pa rin siya sa landas dahil sa nagaganap na malakas na pag-ulan ng snow kaya hindi niya makita ang tamang daanan pabalik ng eskwelahan. Kinaumagahan, dito ay nakita na ang malamig na bangkay ng madre na na-frozen at nakaluhod sa snow. Ito ay halos 100 talampakan na lamang ang lapit sa pintuan ng eskwelahan. Sa kasalukuyan, ang abandonadong eskwelahan na ito ay sinasabing palaging pinagpapakitaan ng mga aparisyon at kababalagahan sa loob at paligid ng eskwelahang ito. Marami rin ang nagsasabi na may mga nakakakita ng gumagalang madre sa paligid ng eskwelahang ito. Dito rin ay marami ang nagpapatutuo na nakakakita sila ng mga shadow figure sa hallway sa loob ng paaralang ito. Dahil sa may kaibigan si CJ na nakatira lamang katabi ng sinasabing haunted school na ito, dito ay pansamantalang makikituloy muna si CJ sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang gabi ding yun, dito ay sinimulan na ni CJ ang pag-e-explore sa paligid at loob ng eskwelahang ito kasama ang kanyang kaibigan. Sa kanilang pagpasok dito ay nakakita sila ng maraming strange graffiti sa walls nito. Subalit ang mas nakakatakot at nakatawag sa kanila ng pansin ay puno ng patay na ibon ang sahig ng nasabing eskwelahan. Holy f***! Those are dead birds? Subalit ang mas nakakaalarma at nakakatakot pa dito, ang nasabing loob ng eskwelahan ay tinirhana ng mga agresibong ibon at mga paniki. Here, let's go. Let's do this one first. Oh, that's a fucking owl, bro. That's a fucking owl. Like the higher we got up, like it seems like that's. Oh. Bro, we just want to get by. Fucking birds on crack, dog. Ah, shit! Go. Dahil sa panghahabol sa kanila ng mga agresibong ibon sa loob, dito ay kanila nang tinapos ang pag-e-explore nila at lumabas na lamang ng eskwelahan, subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay simula pa lamang pala ito ng nakakatakot nilang karanasan. Nang bumalik na sila sa bahay ng kanyang kaibigan na nasa katabi lamang ng eskwelahan, dito ay napagpasyahan ni CJ na bumalik muli sa building habang natutulog naman ang kanyang kaibigan. Dito ay naglakad-lakad siya sa paligid ng nasabing haunted school na ito. Subalit sa kanyang pag-e-explore muli mag-isa, dito ay may nakakakilabot na makukuhanan ng kanyang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Everyone else is asleep, so... Oh, dude, like, it's so creepy out here, because I heard so many f***ing stories, like... Just so many stories of f***, like... I just can't. But it is pretty f***ing creepy out here, you know, I'm not gonna lie. Like, I mean, just look at this building. Oh, bro. Makikita sa video ang paglalakad mula sa bintana ng isang shadow figure na naglalakad mula sa ikatlong palapag ng abandonadong school na ito. Matapos makakita ng nakakakilabot na pangyayaring ito, dito ay bumalik siya sa bahay ng kanyang kaibigan upang gisingin ang kanyang kaibigan at sinabi ang kanyang nakita. Dito ay kasama na niya muli ang kaibigan pabalik ng building upang tingnan ang lugar kung saan niya nakita ang shadow figure. Nang kanila nang naakyat ang third floor, dito ay laking pagtataka nila sa kanilang nakita. Panoorin ninyong mabuti. Okay guys, this is exactly... Exactly. Bro, where could I have gone though? It's exactly where the f*** I saw it. Oh. But I want to see inside there. Custodian? Closet? Yeah. Maybe, Matatandaan na nakita ni CJ ang shadow figure na naglakad mula sa wall papunta sa kabilang side ng room, dito ay laking pagtataka nila nang makita nila na wala namang space para puntahan ang nasabing shadow figure. Ang kabilang side ay tanging janitor's closet agad ang makikita. Dito ay laking pagtataka nila kung saan nagpunta ang shadow figure na ito. May nagsasabi na maaaring nakasaksi at nakuhanan ng camera ni CJ ang isa sa nagpapakitang nilalang sa haunted na Crow Creek High School na ito. Ang dating tanyag at kilalang River Inn na matatagpuan sa Reno, Nevada ay kilalang tourist spot lalo na ng mayayaman dahil sa dalisay na tubig nito at dahil na rin sa natural hot springs nito.
Sa loob ng ilang dekada kahit paman sumikat at dinarayo ang resort na ito, dito naman ay may mga malagim at karumaldumal na pangyayari ang nagaganap sa lugar na ito. Sinasabi na marami ang nalunod, mga murder na naganap at ang misteryosong pagkawala ng ilang tao sa lugar na ito ang naitala. Sinasabi din na ang mga sugarol na naglalaro sa Pasugalon sa loob ng River Inn ay marami ang misteryosong biglang nawawala na lamang. Dahil dito, ang River Inn ay misteryosong bigla na lamang isinara noong 1983 at inabandona na. Noon namang 2022, ang bagong may-ari na sina Dana at Lawrence kasama ang kanyang mga workers, dito ay nakaranas sila ng mga kababalaghan at supernatural activity habang nasa loob ng nasabing lugar. Kaya naman ang mga paranormal investigators na sina Ryan, River, Nick at Wyatt mula sa YouTube channel na Twin Paranormal ay kanilang inimbitahan upang imbestigahan ang mga kababalaghang nangyayari sa Haunted River Inn na ito. Bago pa man ang isinagawang pag-iimbestiga, dito ay sinabi ng may-ari at workers ang hinggil sa story ng isang nagngangalang Ray, na naging matagal na residente at caretaker ng hotel na ito kasama ang kanyang asawa na si Janet. Sinasabi na naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa subalit sa hindi inaasahang dahilan, dito ay bigla na lamang namatay si Ray sa loob ng kanyang room dahil sa aksidenteng dulot ng morphine poisoning. Ayon sa asawa ni Ray na si Janet nang nabubuhay pa ito, matapos mamatay si Ray ay nakikita niya pa rin itong gumagala sa loob ng bakuran ng hotel na ito. Kaya naman ang Twin Paranormal ay unang pinuntahan ang ground floor, ang lugar kung saan naninirahan ang mag-asawa. Ray, if this is you, please give us a sign. What the f***? Whoa. What was that? I didn't catch EMF? What? The EMF just went crazy. Yeah, I heard it. Ray, are you in here? You good? There's no one. Whoa! Whoa! The f*** was that? Is there someone in there? What the f*** was that? You're kidding. You're kidding. Hello? Hang on. That just scared the crap out of me. That was right behind. Way out right here? Mula naman sa ground floor, dito ay naisipan nilang pumanik sa second floor upang magbaka sakaling makontakt nila ang espiritu ni na Ray at Janet. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay may mas nakakakilabot pa palang mangyayari sa kanilang pag-akyat dito. But now I... Did you just f***ing hear that? What? Were you f***ing me? What was that? I so hope I caught it. What? I swear to God I just heard a woman go... Okay. But now I... Did you just f***ing hear that? I hear whistling. Mm-hmm. Oh, hey! You okay? What was that? You okay? I sure just had someone whisper right there next to me, dude. Yeah. Are you okay? Holy s***. Are you okay? I'm fine. Where was it? Right here. I heard that. I'm telling you, someone... Yeah, whoa! Someone is talking, dude. I heard that. Do you not want us in here? We mean you no harm. I totally heard that. I'm shaking so bad right now. Easy. Holy shit. I heard a thump. You're good. Holy You're good, just breathe. What kind of whisper did you hear in there? I don't know exactly what it said. Maybe this caught it, but I'm being scared to be right here, man. I straight heard a lady there. Okay, look, when I'm leaning up here, okay, I had my ear right here, right, facing this way. Okay. And I heard it, like someone just say something to me. Again! Hey! Again! Guys! Again, did you not just hear that? Yes, I Please did. Tell I me. Heard that. I heard that one. Who is that? What are you trying to say? Maririnig sa video ang boses ng isang babae na nagsabi ng salitang, okay. Dito rin ay nakarinig si River ng mga bulong at tila ba humihingal na tao malapit lamang sa kanyang tainga. Again! Hey! Again! Guys! Subalit dito ay hindi nila alam kung ano at saan ang gagaling ang mga boses at pagpaparamdam na yon. Kaya naman gumamit na sila ng spirit box upang makakuha ng mga sagot sa kanilang mga katanungan. Dito rin ay naglagay sila ng static camera sa may ilalim ng hagdanan. Can you tell us where we are? Where are we? Oh my God, that was right below.
Oh my god. That was right below. Are you downstairs? I am. I am. 100%. Do you want us to go back down there? Makikita sa video ang isang itim na translucent na kamay na humawak sa may hamba ng pintuan malapit sa downstairs ng isang room sa hotel na ito. Samantala si Ryan naman ay nakarinig ng ingay mula sa downstairs kaya naman sinubukan nilang tanungin ang nilalang na ito kung siya rin ba ang nakita nilang nilalang sa may hamba ng pintuan. Dito ay sumagot ang spirit box na, "I am." Espiritu nga ba ni Ray ang nakuhana ng kanilang camera? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na viral ngayon sa internet, na kung saan, ang lalaking ito habang naglalakad sa loob ng kagubatan, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang nilalang na hinihinala na isang alien. Pagmasdan ninyong mabuti. Dito ay laking gulat ng lalaking ito sa nakita niyang alien lalo na at gumagalaw pa ito. Makikita rin sa video na sinubukan pa niya itong sundutin ang ulo ng nasabing alien sa pamamagitan ng mahabang patpat o stick upang i-check ito kung buhay pa ito. Nang kanya itong sundutin ng patpat, dito ay laking gulat niya na buhay pa ito at bahagyang gumalaw. Hinihinala niya rin na ilang oras na itong nakahandusay sa lupa ng kagubatang ito. Matatandaan na ang gobyerno ng bansang Mexico ay nagpakita ng pagpapatunay ng alien existence. Dito rin ay nagpakita pa ito sa Congress ng mga alien mummies noong nakaraang taon lamang. Kung inyo ring pagmamasdan ang itsura ng nasabing mummies mula sa Mexico at ang alien na nakita sa kagubatan na ito, ay malaki ang pagkakahawig. Matatandaan din na itong January 2024 lamang ay laman ng balita sa iba't ibang panig ng mundo ang hinggil sa nakitang alien sa isang mall ng Miami. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa alien na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video clip namang ito na nangyari pa noong November 2019 sa Harriet Creek Ranch, Texas na trending ngayon sa Facebook at TikTok, na kung saan ay makikita ang isang batang babae na ito na kumakatok sa isang pintuan habang ito ay may hawak na flashlight ng 10 oras ng gabi. Makikita sa video ang takot ng bata na ilang beses din na tumitingin buhat sa kanyang likuran. Subalit dahil sa wala namang makikita sa camera, dito ay mahirap ma-identify kung ano ba ang dahilan ng kanyang ikinatatakot buhat sa kanyang likuran. Dito rin ay makikita ang paulit-ulit niyang pagkatok sa pintuan upang humingi ng tulong subalit dito ay pinutol na ang video. Dahil sa pangyayaring ito, mas maraming katanungan ang walang kasagutan ang napanood ng mga viewers. May nagsasabi na maaaring ginagamit lamang ang batang ito bilang pawin para pagbuksan siya ng may-ari ng bahay. Marami din ang nagkomento mula sa Facebook at TikTok na nakakita sila ng shadow na nagtatago malapit lamang sa likod ng batang babae. Subalit wala pa ring makapagsabi kung ito nga ay totoo o baka naman talagang nasa panganib ang batang ito na nangangailangan talaga ng tulong. May nagsasabi din na maaaring ang batang ito ay siya ding bata na nawawala sa South Dakota. Noong February 2019, isang batang babae na nasa 9 na taon na gulang na may pangalan na Serenity Dinner, ang naglayas mula sa kanilang bahay sa Black Hills at sinasabing nakita sa Justin, Texas bago pa man may record ito sa doorbell camera. Dito ay sinasabing malinaw na hindi ito nakatira sa lugar kung saan siya nakuhanan ng doorbell camera. Subalit magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin isinasa publikong statement ang hinggil sa tunay na nangyari sa batang ito. Kaya naman nananatili pa ring misteryoso ang video na ito na walang makasagot sa mga katanungan. Ang misteryosong footage namang ito nakuha sa isang store security camera sa bansang Chile noong January 2024, na kung saan, habang nasa counter ang lalaki na ito, ay bigla na lamang may kababalaghan ang mangyayari ang nakuhanan ng kanilang camera. Pagmasdan ninyong mabuti.
Makikita sa video ang pagkahulog nito sa sahig na animoy may humilang force dito ng isang hindi nakikitang nilalang. Dahil sa lakas ng impact ng pagkakabuwal, makikita sa video na tila ba nawala nito ng malay. May mga nagsasabi na maaaring biktima ang tao na ito ng isang Santeria curse bilang parusa sa kanyang binabalak. Ang Santeria at ang African diasporic religion ay nag-originate sa bansang Cuba, na sinasabing kombinasyon nito ng elemento ng spiritualism, Catholicism at ng tradisyonal na Yoruba religion mula naman sa West Africa. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa ring misteryoso at umani ito ng sari-saring komento, haka-haka at espekulasyon sa mga viewers dahil sa pagtatanong ng mga ito hinggil sa kung ano ang dahilan sa tunay na nangyari sa lalaking ito. May nagsasabi din na kagagawa nito ng isang supernatural forces kagaya na lamang ng sumpa kaya naman misteryoso itong nahulog mula sa sahig. Ang video namang ito na nangyari mula sa bansang Indonesia na trending ngayon sa TikTok, na kung saan, ang lalaking ito, habang binividyohan niya ang pagdating ng kanyang kaibigan, ay bigla na lamang may mahahagip ang kanyang kamera ng isang kakaibang nilalang mula sa pintuan ng kanilang kusina. Pagmasdan ninyong mabuti. Kalaw tayo ah. Ito? Galera po. Ano? Persilamatan ko. Asik. Agro merahin di sari. Asik. Kasi ciri. Meleting ini. Jelas. Kiki. Siyan ba yun? Siyan lang. Pucho. Ilang chok, bangsan. Ilang chok. Makikita sa video ang biglang pagsilip ng isang nilalang mula sa dilim sa may pintuan papalabas ng kusina. Hinihinala nilang isa itong aswang o multo na pokong. Dala ng kanilang takot sa kanilang nakita ay agad ang mga itong nagsitakbuhan papalabas ng bahay. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.